ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinaguga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro. Dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinaguga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang salita ng Diyos. Pagsasadiwa, pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Pumarito si Jesus upang sundin ang kalooban ng Ama. Dala niya ang kaginhawaan sa mga may sakit, kalakasan sa mga nanghihina, kalayaan sa mga alipin ng kasamaan, at pag-asa sa bayang malaon ng nawalay sa Diyos. Lahat ito ay isinabalikat at ginampanan niya ng buong pag-ibig. Patuloy ang misyon ni Jesus sa pamamagitan ng Iglesia. Dumadaloy ang biyayang dulot ni Jesus sa mga sakramento at sa mga gawang mabuti. Hinahamon tayong makiisa sa misyon ni Jesus sa pamamagitan ng palagiang pagdulog sa mga sakramento at pagbabahagi ng kabutihan sa ating kapwa. Nawa maging handa tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Makinig, makibahagi, makiramay at makipagkapwa tayo tuwina.